talaga yung buhay na gusto mo? Na dinidiktahan tayo kung ano lang yung pwede nating maging buhay? Na okay lang sa kanila na maging miserable tayo, basta ang importante sa kanila ay yung lintik na reputasyon ng pamilya. Kapag nalaman anak mo siya, kaya may eskandalo tayo. Umupa ka ng tao at pahanap mo siya. Wala na sa ospital kami. Nagtangkang magpakmatay si Jade. Alam ko wala na kayo ng kapatid ko. But I think she needs you right now. Kaya sigurado ako, matutuwa yun kapag nakita ka niya. Ginawa niya yung katangahan yun para magpapansin at magpaawa. Pwes, walang maaawa sa kanya at walang bibisita sa kanya. Baka simula pa lang to ng galit niya. Sigurado akong hindi niya na ako matatanggap kapag nalaman niya kung sino ang minahal ko higit pa kay David. Kung wala doon si Daddy, ibig sabihin, pwede akong pumunta doon. Magkakasama tayo ulit tatlo. Alam mo, hindi kita matitiis kahit iniwan mo pa ako. Basta nakita kitang masaya, maayos ang kalagayan, masaya na rin ako. Sino ka? Ang ginagawa mo kay Jade? I want to know kung bakit hindi niyo pa mahanap ang anak ko. I need you here at my house later. Amanda, please. Kung makikiusap ka na naman na puntaan si Jade sa ospital, you already know my answer. Hindi pwede. Uuwi na siya mamaya, so no need to go with her. Oscar naman. Sige na. Tayo na ang sumundo at maghatid sa kanya dito pa uwi. Alam mo, masyado ka nang nagiging hard sa anak mo. Baka lumaking galit sa'yo yun. Well, kung lumaki si Jade na hindi galit sa akin, then that means I'm not doing my job as a parent. Okay, okay. Naiintindihan ko yung point mo na dinidisiplina mo lang siya. Pero Oscar, mahal ka ng anak mo yun. And it would mean a lot to her na makita ka niya kahit pinaparusahan mo siya na nandun ka and you still care for her. Tinatanggal ko lang po yung bilikpatan niya. Sa... Ito po. Kuha mo? Huwag po kasi. Kati kasi. Wala eh. Sayang! Huwag po kasi. Si Althea po, friend ko, yaya. Paparating na yung doktor na kakausap sa'yo. Mag-aayos ako ng kwarto dahil nakakahiya naman eh. Ay, ako na po. Iya, alam mo, ngayon lang kita nakilala ng kaibigan ng alaga ko. Taga saan ka? Lumaki po ako dito sa Manila, pero nag-meet po kami ni Jade sa wedding ng brother niya. And then we hit it off. After that, we became friends, turned lovers. Lovers? Lovers kayo? Lovers of good food. Kasi mahilig po talaga kaming kumain ni Jade. And yun, nagkasundo kami because of that. Oh, ano ba? Right? Yeah. Yaya, baka kung ano naman isipin nyo, ah. Ito kasing kaibigan ko, palabiru talaga yan, eh. Pambihira talaga dahil imposibleng maging T-birds ka. Kaya kaganda yung babae. Pero alam mo, salamat at napadalo ka dyan sa alaga ko, ha? Pansin ko kasi, parang umaliwala sa mukha niya, eh. Kanina, hindi mo maipinta ang mukha niya ang babaeng yan. Dad, ayoko na yatang bumalik na Manila. I just want to stay here in LA. David, I don't understand kung ano nangyayari sa'yo. Planado na ang kasal yun ni Jade. Pero hindi ka namin mapipilit kung talaga ayaw mo na. Henry, we have to face the Tanchinkos when we get back. Kailangan natin mag-explain, mag-apologize. Also, we have to be ready. The business cut off na yung ties natin sa kanila if they don't accept our apology. Hey!
Excuse me? Why are you staring at us? Do you have a problem with me and my girlfriend? It's rude to stare, you know, unless you're homophobe. Do you have a problem? Excuse me. I'm sorry. My son has no intention of offending anyone. Please, I'm sorry. Fix it. Let's go. Suicide again. Good. And why is that, Jade? Dahil naramdaman ko na po ulit kung paano maging masaya. I don't feel so alone anymore. Kahit alam ko namang may mga bagay o tao na hindi ko talaga makukuha. So, can you be more specific now? I just wanted to know, why did you think that way? Well, kasi there's this person na akala ko tuluyan ang nawala sa akin. Pero mali pala ako. Kasi hindi niya pala ako tinaliguran. Kahit na ano pang nagawa ko sa kanya. Kahit nasaktan ko siya. Kahit nagalit pa siya sa akin. Kaya niya palang itabi yung galit niya para lang mahalin ako. That gave me hope. And it made me want to live and be happy again. How I wish that I could love that person back and make her feel it. Kasi alam ko naman na yun din yung magpapasaya sa akin eh. Good to know. And who's this person, Jade? Somebody close to you? Yes. Is it wrong that I feel this way? My mother. I don't know if I should walk away. But my heart tells me otherwise. For once in my life. Thank you, Jade. So, can someone come to my clinic? May bibigay lang akong paper for Jade. Doc, ako na po. Ah, okay. So, wala ko muna kaya. Jade, yung sinabi mo kanina sa doktor, yung taong akala mo mawawala na sa'yo, mama mo ba talaga yung tinutukoy mo? Alam mo namang ikaw yun eh. Gusto mo akong mahalin dahil yun din yung magpapasaya sa'yo. Come on, tell it to me straight. Oo, totoo yun. I'm still in love with you, Althea. Gusto kitang mahalin. Hindi ko lang alam kung paano. Jade, maraming marahan. Pwede tayo makita once or twice a week. Skip natin. Mas madali na ngayon dahil wala na si David. Gabriel, bakit kasama mong lalaki na? Matagal na ba kayo nakikita? Kakita lang upo kami dito. Sira na ho kasi yung araw ko eh. Oscar! Tama na! Ano ba? Pagbuksak pa na anak natin! Sakay sa kotse to! Paul, okay ka? Huwag niyong pakakawalan! Sandali! Saan siya dadalhin? Oscar? Paul? Paul? Iwan kayong dalawa. Para kay Jade. Sa bahay tayo. Oscar!
ko. Gabriel, baka kung anong gawin ng daddy mo, okay po? Sumunod na lang tayo, sumunod tayo. Hindi pwede, Althea. Ayoko nang bigyan ng problema si Mama at Dada. But I don't regret that I loved you. It was the best thing I ever did. The best. Kahit alam kong mali. Kung pwede nga sana, mawala na yung feeling na to eh. Para tapos na. Para hindi na kita nasasaktan. Para hindi na din ako nasasaktan. Okay. Mahapya lang naman ako eh. Pero matanggal ko nang tanggap na hindi magiging tayo, na malabo talaga. Pero Jade, sana huwag naman ngayon. Huwag natin isipin na hindi pwede. Kahit ngayon lang. Gusto kita makasama. Ako din. Gusto kitang makasama. Kaya huwag na tayong malungkot. Huwag na tayong malungkot, ha? Kasi pag-uwi ko, babalik na tayo sa normal nating buhay. Kung hindi kasama ang isa't isa. Huwag ka nang umiyak. Happy lang tayo. Hey, Althea. Ate ng mundo ngayon. Bakit niyo ba ako pilit na pinababalik sa bahay na to? Eh, alam naman natin lahat na sukang-suka kayo sa akin. Pabayaan niyo na lang kasi ako. Pabayaan kita magwala sa labas at ipahiya ang pamilya natin. Hindi ka aalis dito. So, ang gusto niyo, dito ako magladlad sa pamamahay natin. Palayasin niyo na lang ako. Pero don't worry pa, discreet ako sa pamamakla ko. At hindi ako magpapatayo ng Tanchinko's Beauty Parlor para ipahiya yung pangalan mo. Oscar! Balibak! Tama na! Dali nyo na nga sa kwarto yan! Paul. At ikaw na Amanda, bakit ka sumunod dito? Kakausapin ko si Paul. Hindi ko siya lulubayan dahil baka mag-suicide din niya sa mga ginagawa mo sa kanya. Sana pinag-aanap po sa inyo. Pasukin mo. Tamang-tama at dumating na kayo. Nakita ko na yung anak kong binabae. Bugbugin nyo hanggang sa mawala ang kabakla niya. Papa. Thank you, Ima. Paul, anak. Sundin mo lang kasi si Dada. Dalawa na kayo ni Jade na problema ng Dada mo. Please, itago mo lang kasi ang kabaklaan mo. Ma, paano ko itatago kung naranasan ko na maging totoo sa sarili ko? Wala akong pakialam kahit magalit pa ang Dada. This is me. Just accept me for who I am. Oo.
Nagkulang ba ako sa pagpapalaki sa inyo ni Jade? Hindi ba ako naging mabuting ina para gawin niyo to sa pamilya natin? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para itama ang mga pagkakamali ninyo. Don't blame yourself. Hindi niyo to kasalanan. Hindi naman namin sinasadya na maging ganito ni Jade. You did more than enough for us. It's just... just who we are. Ma, doon po muna kayo sa labas. Bakit? Anong gagawin niyo sa anak ko? Walang pwedeng manakit sa anak ko! Amanda, you have to go. Paul here has to learn how it is to be a tangchinko. Ngayon, kung talagang pipigilan mo siya, hindi ka parte ng pamilyang ito! Paul! Come on, go! Paul, please! Paul, please! Paul! Paul na! Let's go, let's go! Ma! Paul! Uncle! Ako baby, no? Ngayon ka pa nagreklamo kung kailan tapos na, gusto mo rin, no? Alam mo, hayaan mo na akong gawin to. Nakalas na to. Pinadala ko ni Mama because something came up daw. Anyway, I asked Yaya Nanay to go to the cashier to settle the bill, and then she'll go up to pick you up. Okay. May kasama ka daw dito? Oo, kaibigan ko na nasa bathroom. Alright. Well, I'll go down. I'll get the car and then sunduin ko kayo. Okay. Okay, see you. Pearl ba yun? Maalis na kayo. Nandito kita. Huwag mo na ako ihatid. Dito na tayo magpaalam sa isa't isa. Hindi naman kita maiyakap ng ganito sa harapan ni Pearl knowing na alam niyang lesbian ka. Baka kung ano pa isipin niya. Thank you for everything today. Hey. Take care of yourself, ha? Sana next time na makita kita. May girlfriend ka ng iba. Yung walang family issues tulad ko, ha? I can't make you mine.
be standing waiting till it's done. Oscar! Napigilan mo naman si Angkong. Pinapagtulog niyo si Paul. Amanda, ako nag-utos na gawin niyo kay Paul. Oscar naman! Papatayin mo ba mga anak natin? Sa tingin mo ba nag-i-enjoy akong gawin ito? Tinuturuan ko lang ng leksyon ng mga anak natin, lalo na yung si Paul. Siya nagtulak sa akin para bigyan siya ng ganung parusa. Sinagad niya ako. He needs to man up. Kailangan niyang maintindihan na hindi siya pwedeng maging bakla sa pamilyang ito. I know that it's not his choice to be born gay, pero may choice siyang itago iyon. Walang bakla or any of his kind sa pamilya natin dahil malaking kahihiyan yun. Any one of my children na lalabag sa standards ng pamilyang ito will be punished. Hindi ako masamang tao. I'm just doing what I can to preserve this family of its respected legacy and honor. Pasensya ka na kung hindi ko napigilan ang dada mo na gawin to sa'yo. Huwag sanang sumama ang loob mo sa akin, ha? It's okay, Ma. Thank you. Si Shobe nga pala. Oo, oh, na-discharge na. Pauwi na sila ni Pearl. Ma. Ay, pwede bang iwan nyo na muna ako? I just need to call Jade. Alone. Paul, hindi kita pwedeng iwan. Pakasaktan mo sarili mo. Tsaka parating na yung showbiz mo. Kaya dito na kayo mag-usap. Ma, di naman ako tanga para magpakamatay. Yeah. Ma. Hello, Paul? Yeah, andito si Jade. Okay. Jade, kakausapin ka daw ni Paul. Di here? Nandiyan ka rin sa bahay? Oo, Jade. Pinabugbog ako ng dada dahil sa kabaklaan ko. At sigurado akong mas malala ang gagawin niya sa'yo. Pag nalaman niya ang tungkol sa inyong dalawa ni Athea, kaya tumakas ka na, lumayo ka na. Kaya huwag ka nang umuwi dito. Pahirapan ka lang ng dada. Hindi pwedeng dalawa tayong miserable sa bahay na to. Jay, tumakas ka na. Yeah, hindi ko alam eh. Jay, listen to me. Listen to me. Tumakas ka na. Sumama ka na kay Althea. Ha? Oo, maraming magagalit. Pero ako magsasabi sa'yo, it's worth it. You will be free. And the best part is, yung kasama mo yung taong sigurado ka at sigurado siyang nagmamahalan kayo. At hindi mo yun mapapalitan ng kahit anong bagay dito sa mundo. Jade, I want you to experience how it is to really live. Breathe. At hindi mo yun makukuha sa bahay na to, Jade. So do yourself a favor. Don't ever come back here, Jade. Ah, Jade.
Jade, are you done? Anong pinag-usapan niyo ni Paul? Wala, wala lang. Wala? Ang tagal niyo nag-usap. Can I have my phone back? Alam ba ng asawa mo na pinatera mo ako dito? Ayokong dumating yung araw na susugurin ako ni Pearl dito at paghihinalaan niya ako, nakabit ako ng asawa niya. Siya nga yan. Hindi ko alam na lesbiana pala ang only daughter ni Amanda. May asawa ka na. Tapos na tayo. Oh, alam ko, pero hindi ko mapigilan itong nararamdaman ko para sa'yo. Meron siyang dinala na friend na babae. Sino po? Si Althea. Si Jade ang girlfriend ni Althea? Na-shock din po kami, pero sila po talaga. Iuuwing na kita! Halika na! Halika na! Ma! Hindi ako sasama sa'yo! Dahil girlfriend ko si Althea! At mahal ko siya!